Sana sa ating yung bang araw-araw na pamumuhay, may nakakatagpo tayo, may nakakausap tayo, may mga pinupuntahan tayo, may makasama tayo sa trabaho, makataon nakasalubong natin. Na kahit sandali lang na ipagtagpo sa kanila, pang nakasalubong natin sila, parang dinadalaw din natin sila, dalhin natin si Jesus sa kanila. Magdala tayo ng tuwa at magdala tayo ng pag-asa. Nang sa ganun, maramdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko, dala-dala natin si Kristo. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. At sa kanyang pagdalaw, may dala siyang pasalubong. Parang tayo din, di ba? Pag tayo dadalaw sa mga malapit sa buhay, mga may sakit, mga kaibigan na tayo din nakita, may dala tayong pasalubong. At pasalubong na yun, alam natin na matutuwa sila. Gustong-gusto nila yun. Si Maria may pasalubong kay Elizabeth. At hindi lang basta pasalubong, pinakamagandang pasalubong. Ano yun? Dala-dala niya si Jesus. Si Maria ay hindi lang nagdalang tao, siya ay nagdalang Diyos. Kaya tuwang-tuwa ang pamilya ni Elizabeth. Sa pagdalaw ni Maria, sa kanyang pagdala kay Jesus, dinala niya rin una, nagdala siya ng tuwa. Kaya sabi ko, tuwang-tuwa ang pamilya ni Elizabeth, si San Juan Bautista, na nasa sinapupunan ni Elizabeth, aba naglulukso sa tuwa. Ikaw ba naman yung dalawin ng ina ng Diyos? At daladala mismo ang Diyos, ang anak ng Diyos. Tayo may mga dinadalaw rin. Tayo may mga pinupuntahan din. Tayo may mga kataong kakausap na kasalumuha. Sila ba'y natutuwa sa atin? Pagka ba'y dumadalaw, yung mga, nakikita ba natin talaga yung galak sa kanila? O kung minsan kahit di na sinasabi, mahalata natin eh. Tingin ang tingin na sarilo, ang sabi nga mo, naabala lang to eh. Bibisit lang to eh. Kailan pa kaya alis to? Oh. Eh, baka ganun yung pakiramdam nila. Bakit? Baka hindi kasi natin dalang Diyos eh. Bakang dala natin eh, imbis na mabuting balita, masamang balita. Reklamo, chismis, may mga negatibong mga bagay. Eh, sino matutuwa nun? Kaya sana sa ating pagdalaw o pagkipagsalimuha sa kapwa natin, magdala tayo ng tuwa. Dalhin natin ang mabuting balita. Dalhin natin ang Diyos. Pangalawa, sa pagdalaw ni Maria, nagdala siya ng pag-asa. Kasi itong si Elizabeth, matandang-matanda na eh. Mahinang-mahina na. Baka hindi na nga makatayo to eh. Pero sa pagdalaw ni Maria, nabigyan ng pag-asa pang sinabing, may bukas pa. May sorpresa pa sa iyo ang Diyos. May papagawa pa sa iyo ang Diyos. May silbi ka pa rito. May magandang bagay ka pang magagawa. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Kahit nangina ka, kahit may sakit ka, kahit may problema ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tayo natutuwa ngayon ha, kung nakikita ako sa mga, yung, sa mga balita, no? Yung nangyari ngayon sa Visayas at Mindanao dahil sa panlalasa ng bagyong si Odette, natutuwa tayo sa mga tao na sa kanilang pagpunta doon, nagdadala ng pag-asa, hindi nangangampanya.
Ang dala ay tulong. Pag sinasabi sa mga taong, bumangon kayo. Kaya nyo yan. Malalampasan natin to. Pwede natutuwa sa mga taong ganon na yung bang pag nakatagpo natin sila, pinapalakas yung loob natin, binibigyan tayo ng pag-asa. At yan ang ginawa ni Maria. Yan ang dala ni Maria. Tuwa, pag-asa, sapagkat dala niya ang Diyos. Dala niya si Jesus. Sana sa ating yung bang araw-araw na pamumuhay, may nakakatagpo tayo, may nakakausap tayo, may mga pinupuntahan tayo, na makasama tayo sa trabaho, makataon nakasalubong natin, na kahit sandali lang na ipagtagpo sa kanila, ang nakasalubong natin sila, parang dinadalaw din natin sila, dalhin natin si Jesus sa kanila. Magdala tayo ng tuwa at magdala tayo ng pag-asa. Nang sa ganun, maramdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko, dala-dala natin si Kristo.